Bago ka umuwi, laki pa ng utang mo. Ganun ang nangyari sa Amerika. Diba? Yung mga bumili ng tuition, hindi makapag-retire na yun. Meron akong isang kakailangan, naawa ako eh. Galing ako doon last year, nabuti na ako office eh. Ano ba, alam mo eh, eto, nag-umis na naman ako, meron naman siyang maliit na negosyo. Kasi hindi ako tumigil, sabi niya eh. Kasi pang-retire ko rin sa Pilipinas eh. Nakabili nga siya, binibenta niya yung Ayala Heights niya. Kasi ang utang niya sa Amerika, dahil nag-trip siya lang siya, trip na investment, mga limang bahay, ang utang daw niya, close to 5 million. Ang value, alam niyo kung magkano after the crisis? 2 million. Lubog siya ng 3 million. So hindi niya na binayaran, pina-foreclose niya. Paano pa siya makakapag-invest? Nagpa-foreclose siya eh. I-late na late na mag-retire na siya. Ayun, nag-iimpisya na naman siya. Meron siyang barber, barbershop na tinapay. Diba? Pero nakakaawa eh. After all the years that he spent in the US, he can't go home to the Philippines. Kasi ang investment niya sa Amerika. Kung investment niya sa Pilipinas, eto sana yun. Yung mga sa London. Eto, 2006 lang ito, lumampas pa ko yung pound dyan. Eto, kinumpute ko lang, 2013, nagkamali pa ako, 67, dahil January, 67. Tingnan nyo ngayon sa internet, 61 na lang ang pounds. At bababa yung taro ng British government. Eh kung nag-invest yung taga-Briton, di ba yung Pilipino sa London, noong 2006, 10,000 pounds lang. Ngayon, kailangan niya ng pera, binenta niya yung property niya sa Pilipinas, kinonvert na into pounds, triple na naman. Ganun nila mo sa Amerika. 55 po yan. Di ba? E 42. Halos triple din dapat yung pera niya ngayon. Kung masama yung ekonomiya dito o sa Amerika, benta mo yung property mo sa Pilipinas. Kailangan dito ng enrollment ng anak mo. Diba? Sobra-sobra yung pera mo. Diba? Yan ang sinasabi namin. Diba? Bakit mas maganda rin mag-invest sa Pilipinas? Diba? Kasi oh, ito nga sinasabi namin. Lahat ng mga ibang gahe nag-i-invest sa Pilipinas, ang Pilipino wala na naman. Eh, dapat po tayo eh. Kasi we have to participate. Makakasali mo tayo ngayon sa isang markado, diba? Na ang market potential, pataas. Kausap ko kagabi, nadi-depress. Ayoko na minsan kausap yung komersyalista natin sa abogado yung Italiano. Kasi sabi na, GDP in the Philippines, 5-6% ang growth. Italia, 2.3 last year, 2.4 last year. Pero sa Pilipinas, oh, pataas ang pataas yung ating ekonomiya. You are investing at the right time. Huwag niyong hintayin na mag-invest tayo. Pag sobra na namang mataas, mahihirapan tayo. Actually, 2013, ang dami pong nasasabi sa Pilipinas eh. Kung yayaman ka sa Pilipinas, this will be the good start. 2013. Kasi medyo klarong-klaro na hindi na bababa ang ekonomiya ng Pilipinas in the next several years. Patuloy na po yung pataas. Lalo-lalo na sa inyo, pag nakapag-invest kayo sa Pilipinas, it will open up a lot of options for you in the future. Diba? Marami sa inyo siguro, hindi lang permiso di sojourno. Diba? Meron sa inyo, karta na. So, pag malamig dito, uwi kayo Pilipinas. Diba? May investment kayo dun eh. Pag mainit sa Pilipinas, hindi kayo sa Empoli. Hindi, pero ako magkasama. Isang Italiano sa Pilipina yung asawa niya. Nagtataka ako, nag-halo-halo. Pumunta kayo sa Milano. Nagtitinda doon sa parko. Halo-halo. Kala ko, sabi ko, ba't naman ito nagtitinda? Italiano pala asawa niya Pilipina. Pero talaga na dito, sabi, hindi, laro-laro lang namin. May restaurant kami sa Pilipinas. Sabi niya, pag malamit, nandito kami sa Pilipinas, may restaurant. Sara namin. Kapag balik nila dito, pag summer, nag-i-retreat doon sa Pilipinas, dito naman sila. Halo-halo naman yung pinaglalaro nila para daw mabisi sila. So, you can always go back, no? Kung kinakailangan mong magparenta, kung kailangan mo ng pera dito, benta mo, tumataas yung value ng property mo sa Pilipinas. Yan po yung tinatawag natin, you know? It will open up a lot of options for you. Infrastructure for effective monitoring. Bakit maganda mag-invest sa Pilipinas? Eh, Pilipino kayo. Diba? Bisaya. Ibig sabihin yun, nandun pa rin yung mga kamag-anak mo, marami kang kakilala, alam mo yung lugar, hindi ka matatakot. Maganda mo mag-invest sa China? Oo. Sige, mag-invest ka sa Beijing. Kaya mag-anak ako sa Beijing. Ako lang ang may pamag-anak doon, sa Mr. Tanko. Proximity. Ibig sabihin niya, napupuntaan nyo.
Once a year man yan. Diba? Once every 2 years, napupuntahan mo yung investment mo. Then umuwi ka natin sa Pilipinas eh. Sino ba rito yung umuwi taon-taon? Wala? Once every 2 years. Twice a year. 3 times a year. Pag 4 times a year kayo umuwi, huwag na kayo magkunyari. Bumalik na kayo sa Pilipinas. Sayang ang pamatayin. Ngayon, no, ito, panuuri natin. Ano ko sinasabi? Ito naman siya, diba? Ano ang sinasabi? Diba? Ito, papakita ko sa inyo kung anong sinasabi, diba, about the Philippines. Hindi po ng mga Pilipino, hindi yung mga ibang, mga kilalang financial analyst sa buong mundo.